Hello mga kasari, magandang hapon po sa inyong lahat. So for today's video ay magsha-share po ako sa inyo ng tips and advice kung paano po magsimula ng isang sari-sari store business. Pero yung isang kauna-unahan na tanong niya is kung paano daw po ako nagsimula ng ganitong tindahan. So una po, nung nag-start ako, syempre magpaplano ka muna kung ano-ano nga ba yung una mong bibilhin. Siyempre, yung mga basic needs muna, mga kasari, yung bibilhin mo. Kung ano yung mabenta sa lugar nyo, yung parating hinahanap. Huwag ka munang bumili ng mga, alam nyo yun, yung hindi fast-moving na items. Lalo na kung may limit yung budget nyo. Tulad nung nag-start po ako, nag-start lang talaga ako. Ang hawak ko lang talagang pera nun is 5K. Pero yung napamili ko is nakakalaga siya ng 4,200. Actually, sa Walter Mart pa ako bumili nun. Hindi ko pa kasi masyadong alam na mura-mura pala kay Pure Gold nung time na yon. So, mura-mura pa naman nung 2018. 2018 kasi ako nag-start magtindahan. October 29, tandang-tanda ko pa. Yung pinaka-unang benta ko is 200 plus lang. Tapos second day, nagiging 400 plus na yung benta ko, nagiging 600 hanggang mag 800. Unti-unti po siyang lumalaki hanggang nasa 1K na yung benta ko every day. So nag-i-improve siya kada araw yung sales po natin. So yung mga items nung nag-start po ako, mga ilang klase lang eh. Kunwari sa biskuit, mga tatlong klase lang ng biskuit. Sky Flakes, Hansel, Pachi Bar, ganun lang, tagi isang balot. Tapos, sa noodles, taglilimang, ano lang, kunwari sa pansit canton, dalawang klase lang, isang kalamansi, tapos isang maanghang. Tapos, taglilima yun, taglilimang peraso. Pagkatapos, sa noodles, limang lakimi beef, limang lakimi chicken, ganun lang. Talagang yung budget natin is tight nun, nung time na yon. Kasi, nag-isip lang ako na mag-sari-sari store nga kasi sawa na akong magtrabaho sa dami ng pinasukan ko. Nakakasawa din yung maging empleyado. Kaya, ayun, nung time na yon, napag-isip-isip ko, parang kumikita naman ng pagtitindahan. Kaya nung habang nasa trabaho ako noon, naisip ko na nung medyo hassle na sa trabaho noon, na magtayo nga ng sari-sari store. Sabi ko, para sa isip ko, ako naman yung boss sa sarili kong negosyo. Ganon yung hindi ako utos-utusan. Pero nakakapagod din guys yung may sariling tindahan kasi ikaw lahat. Pero at least, di ba, hawak mo yung sarili mong oras. Kaya nga lang, ayun, hawak na nga natin yung sarili nating oras, pero yung iniisip naman natin kapag may mga occasion, diba, sayang kung magsasara. Ganun lagi yung iniisip ng isang tindera. Tapos, nung nag-start ako guys na magsari-sari store, ayan, diba, nagkwento muna ako. Talagang ikukwento ko guys yung talagang naranasan ko nung nagsimula akong magtindahan. Wala pa akong mga ahente noon time na yon. Tapos siguro sa isang linggo namimili ako 4 hanggang 5 beses. So para 'di ba kung iisipin niyo napakagastos sa pamasahe. Ang ginagawa ko guys kasi kung pupunta ako ng palengke 2 sakay. Ang ginagawa ko pagbaba ko sa jeep palengke na yon. Tapos pagbalik hindi na po ako nagta-tricycle. Kahit po yung bit-bit ko noon is 3 eco bag na mabibigat, tinitiis ko yon mga kasari kahit masakit sa balikat, masakit sa balakang, masakit sa braso. Tiniis ko yon ng ilang buwan para matipid ko yung 20 pesos na pamasahe sa tricycle. Totoo po yon mga kasari, talagang wait, dalawang Chester. Chester. So, ayun mga kasari, hindi ko na inano, may bumili lang ng sigarilyo. So, iyon, tiniis ko yun mga kasari para yung masisave ko, at least makakabili pa ako ng isang balot ng candy, ganyan, ba? Diba? Kung makakailang ilang balot ng candy yung mabibili ko na pandagdag sa mga paninda ko. Tapos yung klase yata ng candy noon, bumili lang ako ng 3 klase ng candy, Snow Bear, Max, tsaka champi yata yun. Ganon, 3 klase lang. Talagang
nagsimula lang talaga ako mga kasari sa isang simpleng sari-sari store, as in super simple. Tapos nakitayo lang ako sa ponda, yung parang kubo sa tabing kalsada, na kung alam niyo yung mga kasari na nagbebenta ng mga prutas ganyan, mga nyog, saging. Nakisali lang ako dun sa mother ko, wala pa nga matinong panara yun, as in sa umaga babaklasin namin yung yero na panara tsaka yung sako na panara, tapos kapag magsasara na magpupukpok ulit ng yero, tapos ikakabit ulit yung sako. Ganon guys, nag-start lang ako sa ganon. Kaya talagang andaling ikwento, diba, kapag totoo yung kinukwento mo. So, ayun, tapos na tayo sa kwentong yon. Talagang sipag at tiyaga lang mga kasari ang ginawa ko. Syempre, kapag may lumalapit na ahente, ginagrab ko yan kapag alam ko naman yung items nila is okay, tsaka affordable, tsaka mabenta sa lugar dito, sa lugar namin. So, ayun, ngayon naman, isha-share ko sa inyo mga kasari kung paano magsimula ng isang tindahan. So, ayun nga, magkakaroon na rin kayo ng idea dun sa mga binanggit ko. So, paano magsimula ng isang negosyo, lalo ng tindahan? Syempre, kailangan po natin ng puhunan. Kumare, kung gusto nyo hindi na mahirapan, diba? Gusto nyo, as in, marami na kayong paninda, medyo malaki-laking puhunan, maganda talaga yon, kasi para mabili nyo na lahat. Pero mas maganda pa rin po yung nagsisimula tayo sa mababa eh. Tapos nakikita nating umaangat tayo, ganun, na umaano yung paninda natin, lumalago. Mas maganda sa feeling guys, no? Nakikita natin na may improvement yung ating sari-sari store. So, ang mabibigay ko sa inyong tips, sa una siguro, wag muna kayong, iwasan nyo muna ang pagpapautang, mga kasari. Kasi number one talaga yan na hindi nyo maro-rolling ng maayos yung inyong, ayun nga mga kasari, number one kasi na hindi nakakapagpalago ng sari-sari store is yung nagpapautang po tayo ng nagpapautang. Kaya kung tayo po ay nagsisimula ng bago at talagang fresh pa na sari-sari store, wag po muna tayo at least magpautang ng ilang buwan. So, kung magpapautang naman po, piliin po natin yung ating pauutangin. So, yun lang po talaga ang masishare ko sa inyo kung paano magsimula ng isang sari-sari store. Syempre, yung location, mahalaga po yan mga kasari. At syempre, ang pinakamaganda yung hindi po tayo mangungupahan, yung sarili po natin. Kasi, kung tayo po ay nangungupahan, ganyan, ay mahati po yung kikitain ng sari-sari store nyo. So, kung may mga space kayo dyan na lupa nyo mismo, magandang magtayo talaga tayo ng sari-sari store para at least kahit nasa bahay tayo is naaliw-aliw tayo, at the same time kumikita po tayo mga kasari. So yun lamang po ang ma-share ko sa inyo. So bali ito pong aking sari-sari store, hindi po ako nangungupahan dito, kaya yung kita po nito ay talagang sa amin lang, depende na lang po talaga sa amin kung saan po namin gagastusin, kung ipangro-rolling pa namin ng mga paninda. So, yun lamang po mga kasari. Thank you so much for watching and happy selling po sa inyong lahat. Magandang hapon na rin po. Bye!